So guys, good morning. Andito na naman si Tabagak sa inyong harapan at wala sa inyong likuran. Nagbabalik si Tabagak. Kaway-kaway kayo dyan mga diding, mga dudong. Ngayon, ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa hugas bigas. So, ano ba yung hugas bigas? Yung hugas bigas ay hugas bigas. Wala namang ibang hugas bigas siguro. Pero yung hugas bigas po ay dapat malaman nyo kung ano yung tamang paraan ng paggamit doon sa ating mga halaman para mas maganda po yung resulta kung alam nyo po kung paano po siya gamitin. Yung hugas bigas po ay mataas po siya sa nitrogen, sa phosphorus, sa potassium. Yun po ang kadalasan nating makikita sa NPK. Nitrogen, phosphorus at saka potassium. Andun din po yun sa hugas bigas. Ang problema lang sa hugas bigas, mataas po yung acid content ng hugas bigas. Kaya bago nyo po gamitin yung hugas bigas, dapat haluan nyo po ng tubig. Huwag yung purong hugas bigas ang ibubuhos nyo dun sa mga halaman nyo. Kasi hindi po maganda sa ating mga halaman. Dapat haluan nyo po ng tubig. Tapos dapat yung tubig, kung kukuha kayo ng tubig sa gripo, dapat pasingawin nyo po muna. Marami pong di nakakaalam nito siguro o nakakalimutan kasi nga tubig pandilig lang nila kagad. May chlorine po yung tubig galing sa gripo, kaya ang gagawin nyo po dyan para mawala po yung chlorine, kailangan nyo pong pasingawin yung tubig ng at least 24 hours bago nyo po ididilig sa inyong mga halaman. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung paraan ko sa paggamit ng hugas bigas. So, ito na po guys. Ito na po yung pangalawang hugas bigas. Yung dito, ito yung unang hugas bigas. Tapos, ito naman yung pangalawa. So, yan lang po. Ito na po guys, ang ating hugas bigas. Ang gagawin nyo po dito, dahil mataas po sa acid content yung ating hugas bigas, dadagdagan po natin ng tubig. Bali, idadagdag po natin, bali tatlong parte po ng tubig ang idadagdag natin. Kung may nakuha po kayong isang litrong hugas bigas, dadagdagan nyo po ng 3 litrong tubig bago nyo po ididilig sa inyong mga halaman. Ito po yung ating hugas bigas, ididilig lang po natin ng konti lang naman. Ganyan lang po siya para sa ating mga gulay. So, ganun lang kadali mga diding, mga dudong, ang paggamit ng hugas bigas. Ang ginawa ko lang dun, pinaghalo ko po yung lahat. Tapos, nagdagdag ako ng 3 parte ng tubig. Tsaka ko dinilig sa aking mga halaman. Pero kung marami kayong mga tanim, iba-ibang klase yung tanim nyo, ang gawin nyo lang po, yung unang hugas bigas, ihiwalay nyo po. Tapos, yung pangalawa at pangatlo, yun ang paghaluin nyo. Tapos dagdagan nyo rin ng 3 parte ng tubig, parehas lang din yung proseso. Tapos yung unang hugas bigas, idilig nyo po sa mga acid loving plant. Tapos yung pangalawa at pangatlong hugas bigas, para naman po yun sa mga non acid loving plant.
Yung acid loving plant ay gaya po ng mga sili, mga talong, kamatis. Yung non-acid loving plant naman ay hindi naman po yung mga madadahon, kagaya ng ano, mga bato, mga pitsay, yung litos, at pati na rin yung ating mga ano, yung seedlings. So yun lang po, at saka once a week po akong magdilig ng hugas bigas sa aking mga tanim. So yun lang po muna, sana may natutunan kayo sa aking maiksing video, at saka sa mga bago sa aking channel, pakibungkal naman po yung subscribe button dyan at pakidilig na lang po yung notification bell para naman updated kayo sa aking mga susunod pang mga video. Maraming salamat.